Ada si Clarence, ano yan? Hala, dugan pang suso. Si Clarence, kunin mo. Hala, ayoko nga. Baka nangangagot. Doors, I'm a fool for your love. So welcome back mga kabuting ting. Sa araw na to, nakahuli kami ng gagambang suso. De joke lang, nakahuli kami ng isang hermit crab dito sa tabi ng ating flight cage. So hindi natin alam kung paano nakarating dito to dahil wala naman dagat dito, ilog meron. So dahil nandito na rin siya, ay alagaan na rin natin siya. So samahan nyo kaming gawa ng bahay, itong ating munting kaibigan. At ang ibibigay natin, aray, nangangagat! Nakakupo, nangangagat. So, ang magiging pangalan nitong ating kaibigan ay Mr. Crab. So, tara, samahan niyo kaming gawin yung magiging bahay niya. Lagay muna natin si Mr. Crab dito. Ayan. So, ito yung mga gagamitin natin mga kabuting ting. So, meron tayong lumang food warmer dito. Ayan. At may konting sira na kaya ito na lang yung gagamitin natin. Dahil hindi naman tayo makakabili ng aquarium sa ngayon dahil nga mahigpit dito, hindi makalabas. So ayun, merong itik sa likod, gusto yatang pumasok. So ito yung gagamitin natin na bahay niya at ito naman yung mga magiging gamit niya sa loob. So meron tayong isang PVC pipe na may butas at isang kawayan. So yan yung mga magiging kwarto niya, mamimili na siya sa loob. At ito yung magiging pagkain ni Mr. Crab. So nag-research tayo tungkol sa hermit crab kung ano ba yung mga pwedeng kainin niya. So nakita natin na kumakain pala siya ng mga gulay. So yung pinaka gusto daw nito ay broccoli, carrots, romaine lettuce. So yung mga mamahaling gulay. So social na crab pala to. Mayamang crab to. Gusto niya yung mga mahal na gulay. So dito wala tayong ganun, magmalunggay na lang siya. Healthy din naman to. At pellets daw, kumakain siya ng pellets. So binigyan natin siya ng pellets ng pusa. Ayan, pagkain ng pusa, binigyan natin siya pagkain ng pusa. At bibigyan natin mamaya yan kapag nasa loob na siya ng kanyang bagong bahay. So meron din siya kaibigan na pagong para hindi siya mainit sa loob. So tara at gawin na nga natin yung magiging bahay ni Mr. Crab. Lagyan muna natin ng buhangin itong kanyang bagong bahay. Yan. So nag-bitchay tayo ng buhangin para nanaya pino yung gagamitin natin na buhangin sa loob ng bahay ng Mr. Crab. Yan. So, sabi nga pala dun sa na-research ko, kailangan daw kapag mag-aalaga kayo ng hermit crab ay laging basa yung kanyang pwesto, yung kanyang bahay, medyo mabasa-basa. So dahil nga sa dagat sila nakatira, kailangan laging moist, may moisture ng tubig yung bahay nila para nanaya hindi sila ma-dehydrate. So, tingnan natin kung pwede na to. Konti, palagyan pa natin ng konti. Pwede na siguro to. So, ito si Mr. Crab's mga kabuting ting. Ayan. So, yung shell niya ay yung pangkaraniwang susong nakikita natin mga kabuting ting. So, hindi natin alam kung bakit napunta siya dito sa gantong shell dahil yung mga shell na ginagamit ito ay madalas yung mga shell na nakikita natin sa dagat. So, siguro ay lumaki siya. So, sabi kasi doon sa nabasa ko, kapag lumalaki sila ay hindi naman lumalaki yung shell nila. Ang ginagawa nila, kapag lumalaki na sila, umaalis na sila dun sa luma nilang shell, tapos naghanap sila ng bakanting shell na mas malaki dun sa nauna nilang bahay, para nun ay kumasya nga sila dahil nga lumalaki yung katawan nila. So siguro ito, iniwan niya yung dating shell niya na pangdagat, at nakita niyang bakante itong shell nung susu dito, at dito na lang siya tumira. Ito na lang yung ginawa niyang bahay dahil nga wala naman tayo sa dagat, wala siya ibang choice kundi itong shell ng susu dito.
So linisin muna natin si Mr. Krabs dahil maputik siya. Medyo madumi siya. Ayan. So linisin natin. So siguro nga pala mga kabuting ting. Op, op, op. Makagat na naman. Oh, no. So siguro mga kabuting ting, itong hermit crab na to ay galing dun sa mga nagbebenta sa tabi ng eskwelahan. So dati kasi nung hindi pa uso yung lockdown na yan, yeah, pero yung COVID na yan, nung hindi pa yan, nung wala pa yan dito sa Pilipinas, nung may pasok pa, may mga nagbebenta ng hermit crab dito sa tabi ng eskwelahan dito malapit sa amin. So may mga nagbebenta ng ganito. At hindi naman ganito kalaki, maliliit lang. So siguro ito, nabili ng isang bata doon, isang estudyante, at nakawala siguro. Tapos nag-survive na lang dito sa wild o sa pakalat-kalat dito sa atin. Hanggang naligaw nga dito sa ating light cage. So alagaan na lang natin siya kesa madisgrasya siya ng kung ano. Kawawa naman, wala na nga sa dagat eh, wala pa nag-aalaga. So tara at linisin muna natin si Mr. Krabs. Kubahin muna natin siya. Para na yung matanggal yung mga putik-putik. So daan-daan lang kayo kung hahawak kayo nito, lalo na kapag kamalaki dahil nangangagat. Naninipit siya, so may malaking sipit na siya. Kayang-kaya na niyang mangipit ng daliri. So kanina muntik na ako maipit. Nabitawan ko nga lang siya. Ayan o, oh, lalaki ng ipit niya o. Oh. Mamaya close up natin. So linisin mo natin shell niya para pagka binagay, nilagay natin siya dun sa kanyang bagong bahay ay malinis din yung kanyang shell. Okay. So tara, labas muna tayo. So ito na mga kabuting-ting si Mr. Krabs. So ayan siya. Tingnan niyo yung kanyang sipit. So napakalaki ng sipit niya mga kabuting-ting. Ayan oh. Oh. Dalawa yung sipit niya, isang maliit, ayan. At isang malaki. Wow. So muntik na umaagat kanina nung malaking sipit niya. Ayan, nabitawan natin siya kanina, buti na lang. At hindi nabasag yung kanyang shell. So nung nakita natin siya, meron na talagang basag yung shell niya. Ayan, no? So lumang luma na yung shell niya, may basag na nga. So kapag ka nakakita tayo na mas magandang shell na halos ganito kalaki, ilalagay natin dun sa bagong bahay ni Mr. Krabs para na nailumipat siya. So ganun daw yun kapag ka meron silang nakitang bagong shell at mas malaki dun sa nauna nilang shell o dun sa current na bahay nila, ay lilipat sila dahil nga lumalaki yung katawan nila. So misikip yung kanilang bahay. So ilagay na natin si Mr. Krabs dito sa kanyang bagong bahay. Ayan. At ayusin natin yung mga magiging kwarto ni Mr. Krabs. So lagyan natin ang mga kwarto. Lagyan natin yung kanyang dito natin ilagay itong kanyang kwartong kawayan. Yan. So pwede siya mamili. Merong kawayan. Tapos itong PVC pipe niya. So ayan. Para na nai makakapamili siya kung saan niya gusto magpahinga. Bigyan natin siya ng kaibigan na pagong. Ayan. Saan na nilalagay itong pagong niya? Dito na lang. Yan. Then, kailangan daw laging may inumin yung mga hermit crab. So, eto, meron tayong lalagyan ng tubig. Eto na lang gagamitin natin. Lulubog lang natin ng kaunti. Yan, sa buhangin. Tapos, lalagyan natin ng tubig mamaya. Yan. Tapos ito yung kanyang pagkain, yung pellets nga ng pusa, ayan, lalagay din natin dito. Para meron siyang pagkain. At yung kanyang malunggay. So ito, wala man tayo ng mga mamahaling gulay na gusto niya, meron naman tayong malunggay na healthy. So ito, bigay natin kay Mr. Krabs para meron siyang kainin mamaya. Yan, lagay natin dito. So yan mga kabuting ting, at okay na yung bahay nitong si Mr. Krabs. Tingnan nyo naman, so mas maayos na siya ngayon kesa pakalat-kalat siya, baka maapakan, masagasaan, kawawa naman si Mr. Krabs. So dito na lang natin siya alagaan. So gumawa tayo ng patungan nung bahay ni Mr. Krabs para doon ay safe siya. Dito na lang natin siya ilagay sa loob nung lalagyan ng mga patungan ng ibon natin. Para na nai talaga naka-enclose siya at walang ibang makakalapit sa kanya kundi tayo lang. Yan, so lalagay natin siya dito.
Okay, so ayan, nata may bagong bahay na si Mr. Krabs, mga kabuting ping. So ayun na si Mr. Krabs. Nasa loob na nga siya. At mukhang namamahinga. Siguro ay na-stress din dahil nga wild siya. Hindi siya sanay na nga masyadong inahawakan ng mga tao. So ayun, medyo nahihiya, nagtatago. So bigyan natin siya ng tubig para na naimay mainom siya mamaya. So hintayin natin yung tubig. Kukuha lang ng tubig si Kuya Butingting. Para na naimay tubig siya. Mr. Krabs! Magpakita ka naman, Mr. Krabs! So, ito yung tubig. Lagyan natin siya ng tubig. Yan. Basahin din natin yung buhangin niya kung papatayin ng tubig. Sabi nga doon sa na-research natin, kailangan ay laging basa yung pwesto niya. So laging may moist ng tubig para na hindi siya madedehydrate. Dahil nga galing siya sa dagat o sa tabing dagat, kailangan maraming tubig. Ayaw talaga niya lumabas, oh. Mr. Krabs! So gagawa natin siya ng bahay sa susunod. At lalagyan natin ang pangalan na Krusty Krabs para mayroon siyang restaurant. Parang si Mr. Krabs sa SpongeBob. So ayan, basahin muna natin yung mga buhangin sa tabi niya. Aron na may moist. Okay. So ayan. Kulang pa siguro yun. Konti pa siguro. Basahin pa natin ng konti. Parang talagang ma-make sure natin na talagang ma-moist yung lugar ng bago nating alaga. So, hindi pa rin siya gumagalaw. Natakot ata nung nilinis natin kanina. So ito, basahin pa natin ng konti. Yan. Pati yung mga kwarto niya, basahin natin. Ano na yung malamig yung tutulugan niya. Ayan, ayun, gumalaw siya. Gusto niya palang nababasa. Ayan, ayan, lumalabas na si Mr. Crab. Ayun, oh, nag-high na siya. So, ayan. At okay na nga itong bahay ng ating bagong kaibigan na naligaw dito sa ating tabi ng ating flight cage, mga kabuting-ting. So, ayan, mga kabuting-ting, ating video for today, si Mr. Krabs na naligaw dito sa ating flight cage. So, meron tayong bagong kaibigan dito sa ating flight cage, mga kabuting-ting, o dito sa ating mini aviary. So, yun lang muna for today, mga kabuting-ting, at mag-shoutout na tayo. Shoutout kay Philip Joseph Pabroa, kay Evo YouTube, kay Vince Ivan Anatin, kay Clarence Lopez, kay Arlene Bayog, kay Aren Kadag. Shoutout din kay Juliana Dungka, kay Cedric Dewan, kay Sasha Basa. Shoutout din kay Gian Soliman, kay Totski Gaming, kay John Quito. Shoutout din kay Franz De La Rea, at kay Ann from Batangas. Shoutout din tayo kay Romeo Samudio, kay Jerwin Gaming, at kay Jason Avilon. Shoutout din tayo kay Charles Reyes from Kalumpit, Bulacan. Shoutout din tayo kay Hero Valdez ng Gentry, Cavite. At shoutout din kay Jan Paruli from Angeles City. Shoutout din kay Francia Valdez from Binangonan, Rizal. Kay Alexander Ginoy. At shoutout din tayo kay Mark Daniel. So maraming salamat, mga kabuting-ting, sa suporta nyo sa ating YouTube channel. At sana ngayon nag-enjoy kayo sa ating video for today. At kung gusto mo pa ng gantong klaseng mga video at dagdag kaalaman sa pag-aalaga ng African lovebirds, click mo na yung subscribe button at yung bell button para lagi ka updated sa mga bagong videos na i-upload pa natin. So i-like mo na rin yung ating Facebook page, Daddy Butingting's Mini Aviary, at yung ating official Facebook group, Daddy Butingting's Mini Aviary FB Group Community, para kahit nasa Facebook ka, ay lagi ka updated sa mga bagong videos na i-upload pa natin. So maraming salamat, mga kabuting-ting. Kita-kits ulit tayo sa susunod na video. Like, share, and subscribe. Bye-bye.